Hello mga ka-motivation, welcome back po sa ating YouTube channel, Noel Sarisuelo. At sa araw po na ito ay ating pong pag-uusapan naman yung tungkol po sa pahayag ni Sir Boy Manuel Mejorada na ayon po sa kanya, siya daw po ay nakahanda na pong sumuko pagkatapos daw ng lockdown, ha, susuko doon po sa kaso na isinampa sa kanya na 15 counts of libel. Talaga naman, ganyang kabigat yung tropa natin na Sir Boy Manuel Mejorada. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Bibigyan natin yung ating pong honest reaction tungkol po sa pahayag niya na ito na kanya pong kaso nakakaharapin. Handa daw siyang pumasok po sa kulungan ng taas noo ng may integridad at prinsipyo at nakahanda na ang kanyang pamilya sa pagpasok niya. Talilipasin niya lang ang lockdown at yung kaarawan daw po ng kanyang mga anak. So, ito po ang ating pong bibigyan ng reaction at pag-uusapan. It will be an honor. It will be a source of pride. Parang medalya po yan sa akin. Kung may medalya sa mga sundalo, sa mga kawal natin dahil sa katapangan, no, for bravery under fire, eh ito po, sasabihin ko sa inyo, oh, nakahanda po ako. Akala nyo, nagtatago ako. Kita nyo naman, araw. Alam nyo naman sa panahon ito, napakadaling hanapin kung ganito na may ano ako. May YouTube live stream ako. Napakadali, no? Pero siyempre, hindi ko naman sasabihin kung saan, no? Hindi katulad ni Norman Musgosin na ipinagyayabang niya pa na nandoon siya sa The Grand Tower, na may-ari daw siya ng bahay sa tawag dito sa Green Meadows, no? And by the way, uulitin ko, medyo plugging to. Yung YouTube video ko tungkol sa kaugnayan ni Bernard Lu Chong. Ito yung full name niya. Bernard Lu, L-U, yung middle name niya. Chong, C-H-O-N-G. Ipapalabas na po natin ngayong umaga. No? Ngayong umaga po. No? So, abangan niyo po ito. Abangan niyo po itong video natin, no? Tungkol kay Bernard Lu Chong, no? So Maria Perez, no? Good morning muli, no? Okay. So, yan po, no? Actually ang sabi ko sa sarili ko noon, papatapusin ko lang yung birthday ng dalawa kong anak na babae. Kasi po yung isa January at ang isa February, no? Tapos ng last week of February. Oy, si kaibigan ko si Beethoven, Beethoven Krasko, si Federal Post TV Magazine, no? Watching from Canada, no? Isa rin tong media man si Beethoven and isa sa mga Filipino, mga leader ng mga Filipino diyan sa Canada ngayon, an advocate, no? Advocate ng federalism, no? Si Beethoven Castro, no? Yung ano niya, yung YouTube name niya is Federal Post TV Magazine. Okay. Mabuhay ka rin, Beethoven, no? Isa itong kasamahan ko dati sa media sa Iloilo. So, yun po, no? Hindi ko po ikinakahiya, no? I will confirm I am about to be in prison. Kaya nga sabi ko, papatapusin ko nang sana yung birthday ng dalawang anak ko na babae kasi yung isa nag 17 nung katapusan ng Pebrero at yung isa naging 13, no? Nung third week of January din, no? Na nagtatanong-tanong diyan sa Iloilo, they are trying to get information from my friends, no? Kung saan ako naroroon at gusto niya talaga akong ipibilanggo. Oh, so magtanong kayo. Kung may panahon kayo, panoorin niyo yung playlist, no? Yung mga video ko tungkol kay Franklin Rilon nasa ibaba po, no? May click niyo lang yan at lalabas po yung mga video. So pag napanood nyo ito, ang mga video na ito, at kulang pa ito, actually, kulang pa yan. Makikita nyo kung ano ang kabalastugan na nagawa niya sa Iloilo, lalo na in the implementation of the Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Hindi po bababa sa 4 na bilyong piso, ha? 4 na kuha ni Rilon mula sa DAP nung panahon na siya ay chairman. Ang panahon na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. At siya ang utak dyan, eh. Kasama niya si dating Secretary Butch Abad, no?
At galit na galit siya. Dahil ako lang ang nakatuklas. Starting with the Iloilo Esplanade. As an investigative journalist, talagang ginagawa natin na everything must dyan sa DPWH. No? Sila yung tumutulong sa akin. Ito, pinapustit nila yung mga tawag dito, yung mga dokumento. Kaya, una pa lang, natuklasan ko na yung kanyang anomalya sa Iloilo Esplanade. Yung pinagmamalaki dyan sa Iloilo. No? Ang humahanga sa Iloilo dahil napaka Iloilo Esplanade. Pero ang hindi alam ng karamihan o kahit alam nila, takot din sila kay Rinon, eh masyadong overpriced, no? Overpriced po yan ang Iloilo Esplanade. At hindi pa tumigil doon sa Iloilo Esplanade. Nag-Iloilo Esplanade 2, nag 3, 4, eh ang sarap eh. Biro nyo, yung bawat kilometro niyan, 100 million. Yes, 100 million ang bawat kilometro ng Iloilo Esplanade. Okay? So, ito po. Senator Rinon, after the lockdown, I will turn over. Hindi lang po natuloy nung after the birthday of my girls, no? Dahil po nagka-COVID-19 na. Pero, my family, handa na po. Nakahanda na yung pamilya ko na ipapasok ako sa bilangguan dahil hindi po ako nag-surrender. Naninindigan po ako para sa kakatotohanan. Ikaw, alam ng lahat ngayon kung bakit mo ako tinambakan ng 15 na libel cases. Ito, baka after this, baka may dagdag na naman. No? No? 15 libel cases. Wala itong kahit sinong journalist dyan na bumabati ko sa kanya. Never has Senate Minority Leader Franklin Rinon filed any other libel case laban sa kahit kaninong, kahit sinong journalist dyan. Kahit ano ka tindi, kahit ano ka sakit yung mga bati ko sa kanya. Wala. Hindi yan na sa kanya. Yung katotohanan tungkol sa kanyang corruption. And I am the only one. No? So, it will be a badge of honor. Eh, lahat tayo mamamatay. And when I die, eh, gusto kong people will remember me. People will remember me as the man who stood for the truth. Kaya, antay ka lang konti, Senate Minority Leader Rinon. At pero habang hindi pa ako nagsusurrender, eh dahil may COVID eh, no? Eh may COVID-19 pa eh. At pinapanabas pa nga yung ibang mga bilanggo dyan eh. Para lumuwag yung mga bilangguan, no? Pero don't worry, no? Huwag ka na mag-aksaya ng pera dahil malaki na rin yung gastos mo eh. Binabayaran mo yung mga tauhan mo para hanapin ako eh. No? Huwag ka mag-aksaya ng pera. Pag matapos ito, pag ma-lift na ito, natandaan niyo, do you remember that time? Ang mamatay, patay ako ng mga drug lord, di ako takot. At marami dyan ang marami din dyan ang talagang tawag dito, naghahanap ng paraan na mapakpan ang bibig ko permanently. Eh, pero parang po, hindi ako religious. Ha? Hindi ako religious. Tawag dito, yung parang panatiko. Sa ako po. So, abangan nyo po mamaya, no? Abangan nyo lang po na ipapalabas ko yung hinihintay ng lahat na. Please, for the duration of the COVID-19. The COVID-19 pandemic lockdown. So, after that, katulad sa sinabi ko na, sasamahan ako ng mga abogado. Frequent na yung live stream. No? So, that means na humihina dahil
sumisikat na yung araw, so mas marami nang gumagamit ngayon ng wifi. So siyempre pag maraming gumagamit ay hihina na yung signal. So 672 likes tayo, no? So baka meron pang gustong dumagdag yan sa likes, no, para itong sinabi natin, pinag-usapan natin ngayong umaga ay makakalat pa rin, no? Patuloy na maikalat ito. We'll just do the finishing touches sa video sa kaugnayan Leo Marcos. Ngayong umaga po yan, no? Ngayong umaga po yan, sa araw ng Biyernes, May 22. Mali yung nakalagay dyan, no? It's May 22, 2020. Mga panatiko ni... mabubulok na yan. He will rot in jail. Promise yan, no? Hindi kayo naniwala sa 48 hours ko. Eh, lumampas na nga ng another 24 hours. So, pero not bad, di ba? Hindi not bad na sinabi ko 48 hours, 72 hours pala. Dahil it took them another day bago sila umakyat yan sa penthouse ng Le Grand Tower, no? Itong si upang arestuhin itong si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin in real life. Okay, so abangan niyo po this morning po 'yan, no? I-premiere din natin 'yan, no? Ang ating part 1. Before anything else, ay magkakaroon muna po tayo ng shoutout. So, bago tayo magsimula sa ating pong talakayan, ay babatiin muna natin ating pong mga kaibigan, ang ating pong mga ka-motivation dyan. At pagkatapos po ng ating reactions, ay muli, sa bandang huli, tayo rin po ay magkakaroon muli ng ating pong shoutout. So, kung kayo po ay may mga gustong ipa-shoutout, please do comment down below. At kung meron din kayo mga reaction or mga comments, base po sa ating pong pag-uusapan ngayon, ay maaari din nyo pong i-comment down below. Welcome din ang mga bashers, basta wag lang masyadong magmumura para hindi ka pagalitan ng nanay mo. Kasi pagmura ka ng mura, baka pagsaingin ka at pagugasin ka ng plato. Lalo na nung nag-lockdown, hindi ka naman maasahan sa bahay, nasa loob ka nga ng bahay, ang dami mo pang reklamo. So yun ha, bago ka magpuputak dyan, bago ka magreklamo, siguraduhin mo na aasahan ka sa loob ng bahay. Ha? Magsaingin ka, malata pa. So, sino kakain yan? So, ang dami mong pang inaatupag. Bago mo atupagin yung mga bagay na ganito, kaysa mayroong kang pakikibakal, magsaingin ka muna at magluto. Tsaka maglaba. Okay? So, yun lang. So, pinapagaan lang natin yung ano ha. Ayun nga pala ha, bago natin makalimutan ha, yung part 3 natin ha, abangan lang din po natin yan ha. Kasi magkakaroon po tayo ng twist dun sa part 3. Kasi marami pong pangyayari ang nabago o na lumipas, so kailangan natin magkaroon ng konting adjustment. So magkakaroon tayo ng konting twist, pero sisiguraduhin ko po sa inyo na ito po ay mailalabas natin. At syempre, mabibigyan pa rin natin ng hustisya yung mga dapat bigyan ng hustisya, at hatol yung mga dapat nahatulan. So yan ha, fair and square ha, fair and square tayo dyan. So ating pong binabati ang ating mga kaibigan at ka-motivation dyan. Start with Miss Flores Gladys, kay Lumintes De Ramos, kay Sarge Salanya ng Jadman Family, kay Abraham Malaga, Blue Meister, kay Jess Panganiban, at Raymond Buxton 777, Elizabeth Estrella, Lou RJ Tumpalan, Florenda Seville, Joel Igot, kay Sinea ng Kuwait, hello po sa inyo dyan, kay Luz Bimindia at Bincola, kay Ma'am Teresita Aguilar, Selena Asha, One Proud Mama, wow, Marlene Eliorango, kay Gertrudes Ochoa, Liz Sami Abisilla, kay Ma'am Liz, kay Liz, kay Sami Abisilla, kay Japanese Name, kay Elma Santuile po ng Japan, kay Jojo Nogot ng Cavite, kay Josephine Bombeo, CTSD, Chris Bertin Gide. Gide o Git? Yan. Kay Stephanie Zelgi. Kay Stephanie Zelgi K. Bustamante. At kay Sir Roberto Ramos ng New York City. New York City. And I'm from New York also, Cubao. And Leigh Gordon ng USA. Kay Sammy Avisilia ng Bari, Italy. Italy. At kay P. 13 Castro. Luz Dumatal. At last but not the least, Roger Mari. Maraming salamat po sa inyong lahat. At tungkol dun po sa binanggit po ni Sir Boy Manuel Mejorada. Actually, kung isipin natin, no, talagang
Aba, napakatapang naman ang tao nito, no? Siguro, nainggit siya kay Francis Leo Marcos. Hindi, biro lang po. Actually, siyempre, dun sa kaso po na kinaharap niya, actually na, kung di tayo nagkakamali, 15 counts of libel. Ni, kung di pa tayo nagkakamali ni Senator Franklin Drilon, na 15 counts of libel. Malupit ha, medyo mabigat po. So, yun po yung ating pong gustong bigyan ng ating reaction. At ang sabi nga ni Sir Manuel Mejorada, nahanda raw po siyang sumuko pagkatapos po ng lockdown. So, haharapin niya yung 15 counts of libel. Kung di po tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, doon po sa mga mas nakakaalam pagdating sa bata, sa mga ganyan, paki-comment down below para at least maging ano naman tayo, knowledgeable. Hindi kasi ako nakapag-google masyado, hindi naman ako kagaya ni iba dyan na google ng google. So kung ano lang yung alam ko, yun na lang. So kung aalamin ko pa, siyempre aalamin ko para may malaman naman tayo. So alam na ba? So alam na this. Ito na. So yun nga, ang pagkakaalam ko sa isang counts ng libel, ang parang bail dyan ay siguro mga aabot po ng mga 10,000 kung di tayo nagkakamali ha. 10,000 per count ng libel. So kung kinasuhan ka ng isang libel at gusto mong makalaya, makapagpiyansa, kailangan mong magbayad ng mga 10,000. Pero iba pa kasi yung sa pagkakaalam ko yung libel at yung tinatawag na cyber libel. So pagdating dito sa cyber libel ay mas malaki po ang ating pong babayaran kung tayo po ay magkakakaso ng ganyan na sa mga higit 80,000. So kung ganun ang mangyayari, 15 na kaso ng libel, so i-multiply mo by. So mga aabot siya ng mahigit na sa 150,000. So ganun, tama ba? Hirap talaga ng ano? Sa math. Ayan. So kung ang kakaharapin niya naman, bukod dyan, kung meron pa siyang cyber libel case, okay? So kung 80,000 yun times 15 counts, so it would be mga nasa ano na siya, 1,200,000, mga ganyan. So malaki-laki din tong pera. Pero siguro sa estado naman ni Sir Boy Manuel Mejorada, kayang-kaya niyang bayaran lahat yan. Doon pa lang sa 15 counts eh. Kung doon lang sa libel, kaya niya na yan eh. Na mahigit na sa 150,000, sisiw sa kanya yan. Lalo na kapag sumahod na siya sa YouTube, ang lalaki ng views niya, di ba? O malalaki yung supporter niya. Mayroon po siya mag-invite ng like. Nagkaroon siya ng views na mas marami. Siyempre, pwede na siyang, pwede na rin makadagdag. Pambayad ng pampiyansa. Joke. Look lang. So, yun po yung ating po nakikita. Bailable naman yan. Sa makatawid, bailable naman po yan. So, wala pong dapat ikatakot. Tsaka alam naman ni Sir Boy Manuel Mejorada yung batas. Kaya siguro nasabi niya na handa siyang makulong, na handa na siyang sumurrender pagkatapos ng lockdown. At siya po ay susuko na haharapin yung kanyang kaso ng taas noo, ng may paninindigan, ng may prinsipyo. At sabi niya, gusto niya na maalala siya ng taong bayan na may nagawang kabutihan. Tama ba yun? People will always remember what you have done. O, diba? O, wala naman po tayong masamang tinapay dyan. Tama po yan. So, napaka ano kasi, itong sitwasyon ni Sir Boy Manuel Mejorada, medyo delikado po yung kanyang field eh. Dahil madami po siyang nasasagasaan dahil sa kanya pong pagbubunyag o sa kanya mga expose. Okay? Ito po sa atin po, walang halong personal. Na wala pong halong malalim na personal na kung ano man yung ano, kung ano man ang meron ako sa kanya, sapagkat kagaya lamang po ng sabi ko nung mga nakaraan, may mga expose siya at meron din siyang mga sinasabi na sinasang-ayunan ko, at hindi naman po yan lingit sa lahat, at may mga bagay lang din tayo na ayon po sa ating paniniwala at ayon po sa ating pong prinsipyo na sumasalungat din naman sa mga bagay na sinasabi niya. Ito lang po eh. Wala naman sanang problema, pero syempre may kanya-kanya po tayo. So ngayon, doon sa sinabi niya na kaya niyang harapin, natural lang po. So maaaring haharapin niya yung kaso na yan, pupunta siya sa otoridad para i-submit yung kanyang sarili. So natural, para ipakita sa tao na malinis ang kanyang intensyon, na malinis ang kanyang pinaglalaban, at handa siyang harapin ang ganitong klaseng kaso. So syempre, madali yan. Diba? Na libel case yan eh. Hindi kang magpiyansa, hindi kang magkaroon ng bail. Unlike dun sa kaso ni Francis Leo Marcos, marami po siyang kakaharapin. So medyo tagilid yung chance na makalaya si FLM
sa ngayon, maliban lang kung magkakaroon siya ng magaling na abogado at magkakaroon po ng turn of events o kung ano pang mga presentasyon ng mga ebidensya, makakalaya si FLM. Pero sa kaso ni Sir Boy Manuel Mejorada, kung sakaling siya ay susuko dito sa 15 counts of libel, pagkakaalam natin, hindi ko alam yung extent niyan, ay pwede naman siya makapagpiyasa at makaalis din naman at makalaya at ito po ay kanyang mailaban. Yun po yung atin pong nakikita, kaya okay lang sa kanya. At ayon nga sa kanyang sinabi, importante daw sa kanya yung kanyang pong paninindigan at prinsipyo. Pero sa akin, sa ganang akin lang naman, ayoko rin naman makulong si Manuel Boy Mejorada. Siyempre, matagal din natin siya nakasama. Ilang beses na natin siyang nasunog. Sa tingin ko, hindi ko kakayanin na makita siya na nasa kulungan. Joke lang. Bahala ka. Sinabi mo yan marami kang sinabi. Di harapin mo. 15 counts, kayang-kaya mo naman yan. 150,000 kung cyber libel naman ang aabutin mo. So, 80,000 times 15... 80,000 times 15, 1,200,000, pwede pa rin yan. Lalo na pag maraming nag-super chat sa'yo. Yan ka ba? Siyempre. So abangan natin yan, tatandaan natin yan. Kaya pagkatapos ng lockdown, gusto ko makita kung talagang magsasubmit ka. At siyempre, okay lang po na magbalitaktakan tayo dito. Okay lang po na magkaroon po tayo ng conversation, magkaroon ng debate. Pagbibigay ng opinion, okay lang po yan. Yung iba nagmumura pa, pero siyempre bawas-bawasan natin yan. Baka mamaya, one time, magkagulatan na lang tayo. Siyempre, may mag-file na ng libel din sa inyo. Buti kung si Sir Boy Manuel Mejorada ka, okay lang. Pwede kang mag-bail ng 10,000. Paano kung mahirap ka lang? Diba? Paano kung mahirap ka lang? So, paano mo gagawin niya? Alam mo lang, magmura ka ng magmura. Alam mo lang, manira ng manira. Okay? So, kailangan i-ano natin yan, ha? Kailangan ipag-ingatan natin. Kaya nga nasabi ni Pinoy Ako Taxi Driver sa kanya pong live, okay lang, may rules. Okay lang mag-usap-usap dito, magtirahan, pero bawal magmurahan, okay? Bawal din po mag-threat sa buhay ng isang tao. Baka abutin nyo yung inabot dyan nung ibang mga nagbabash, lalo na kay President Duterte na nakulong. O ngayon, tapos iiyak-iyak pagdating dun sa loob. So, ignorance of the law ay talaga hindi natin dapat baliwalayin. Dapat alamin natin. Bago natin bitawan ng isang salita, ng isang bagay, dapat alam natin kung ano yung consequences niyan. Sir Manuel Boy Mejorada, so how could you imagine you are facing a 15 counts of libel? So sabihin natin, yes, pwede kang magpiyansa dyan, kaya mong bayaran yan. Pero hindi ba pwedeng makapag-reflect tayo sa sarili natin? Now we settle down, we sit for a while, then we reflect on something, we reflect on what we have done for the years. Kasi kung sasabihin natin na ito po yung mga bagay na pinaglalaban natin, nandyan na yan wala ka nang dapat pang patunayan, lalo na kung alam mong nasa tama ka. Pero may mga bagay minsan na kailangan nating huminto sapagkat hindi dahil sa natatakot ka na, hindi dahil sa napapagod ka na, kundi ito yung mas nakakabuti. Minsan nakakabuti yung hindi tayo nagsasalita. Minsan nakakabuti rin na kailangan natin magsalita. May panahon ng pagsasalita, may panahon ng pagtahimik, at may panahon din ng pagninilay. So, there's a time that we need to ask ourselves na is it worth it? Worth it pa ba na ipagpatuloy ko kung ano yung aking pinaglalaban? Siyempre, isipin na lang din natin yung ating pong pamilya. Paano kung tayo po ay mapahamak? Kung paano kung tayo po ay paano kung may masamang mangyari sa atin? So, may mga bagay tayo na dapat i-consider. Yes, sasabihin mo na matapang ka at kaya mong harapin ang lahat ng bagay na yan dahil sa iyong prinsipyo. Wala pong masama dyan at saludo po tayo dun sa mga tao na ganun. Pero minsan may mga bagay na kailangan nating isipin, gamitin ang ating isipan, gamitin ang ating puso para sa kapakinabangan at para na rin sa kaligtasan ng ating mga sarili at ng ating pamilya.
So, yun lang po muna ang ating pong mapag-uusapan sa ngayon sapagkat medyo napagod po tayo. Pero babawi po ako sa inyo sa susunod. At kung kayo po ay may mga topics na gusto pa po ninyong ating pong i-discuss o bigyan ng reaction, please comment down below lang po. So, pag-aaralan po natin yan, isa-isahin natin ulit. At doon po sa part 3 po ng ating burn, doon po sa mga FLM bashers, tutuloy pa natin yan. Ha? Kagaya na sabi ko nga po, bibigyan natin ng konting twist para mas maganda-ganda dahil marami pong pangyayari ang lumipas at kailangan po nating mag-adjust. So yun, ha? Para fair, ha? Mga ka-motivation dyan. So, punta na tayo sa ating pong pangalawang shoutouts para po sa inyong lahat. Ating pong binabati si Roger Marie, si Shiri G's, Silverback, si Janet Nama, Elma Santuile, Datu Chapanas, Members Member, Marcel Robediso, si Joanne Serrano, Renato Dumlao, Frank J. Padasas, Nestor de la Cruz, Dragon Ball Arts, Mary Ann, si Boss Sid Alternative at si Ma'am Norma Russo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyo pong walang sawang pagsuporta at sa walang sawang pakikinig sa atin pong mga sinasabi. Kahit minsan madalas wala kang kwenta yung mga pinagkasabi natin, patuloy nyo yung tinatanggap. Maraming salamat po. At ang aking pong puso ay nag-uumapaw sa inyo pong mga pangunawa. Wala pong pagsidla ng aking pong kaganapan dahil po sa inyo lahat. So yun, maraming salamat muli at doon po sa mga ka-motivation natin dyan, sa mga kaibigan natin na ngayon lang nakatune in sa ating YouTube channel, Noel Sarisuelo. Please do subscribe and hit notification bell para po lagi po tayong updated sa ating pong mga video na ilalabas. At before ako makalimutan, binabati ko po ang aking pong pinakagwapong tatay, si Tatay Adoy. Tatay Adoy, the best na tatay ko yan. So, malapit na siguro ang Father's Day. So, bibigyan natin sila ng tribute. Kagaya ng binigay po natin na tribute sa ating pong Mother's Day. Sa nanay ko po na si Flor de Lisa, Nene Resuelo. Mabis yung mga nanay natin at mabis yung mga tatay natin. Kaya dapat lang po na bigyan natin sila ng pagmamahal sapagkat nag-iisa lang yan sa ating pong mga buhay. Saludo po kami. Saludo po ako sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanay at tatay na nagtuturo ng tama pong landas at pamumuhay sa kanila pong mga anak. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Utang po namin ang aming buhay at utang po namin kung ano po ang meron po kami ngayon. Nanay and tatay, I love you very much. Kasama ng aking asawa na si Elsa, mahal na mahal po namin kayo, ang aking pamilya dyan sa Pilipinas. Ang church, lahat po yan ay ating pong pinapanalangin. And hopefully, natapos na po yung COVID na ito, yung pandemic na ito, para makita-kita po tayong muli at magkasama-sama tayo dyan po sa Pilipinas. So, maraming ako chocolate eh. Papamigay ko ito lahat, paparapoy ko. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. So we need to wrap this up. At what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.